Oh my God, guys! 1,000 subscribers na tayo! Guys, Marks here and welcome back sa aking YouTube channel! So, ayun guys, sobrang taas ng energy natin ngayon kasi I am so happy and I am so overwhelmed kasi na-reach natin 1,000 subscribers! Oh my God! So, dati pangarap ko lang siya pero ngayon, naabot ko na siya. So, I am so thankful sa inyong lahat. Sana nag-subscribe sa channel ko na laging patuloy na sumusuporta at nanonood sa mga vlogs ko and sa family ko na laging sumusuporta and sa ate ko na talaga namang todo yung pagpapasubscribe. So, ingat ka dyan, Tessa Tyrant. And ayun guys, I am so happy and until now, hindi pa ako makapaniwala na na-achieve ko tong milestone na to. So, kung di dahil sa inyo is di ko maabot tong 1,000 subscribers. So, dahil nga 1,000 subscribers na tayo, isi-celebrate natin siya. So, naganda ako para sa ating lahat. So, nandito yung mga food natin. So, yung vlog natin ngayon is magmumukbang tayo. So, ayun, bago ang lahat pala, huwag makakalimot mag-subscribe sa baba at i-click na yung bell button para lagi kayo updated sa every upload ko. So, ayun guys, umpisa na natin tong mukbang challenge natin. So guys, bagong lahat, bago tayo kumain sa mukbang challenge natin ngayon na talaga lang napakasarap, nasa harapan ko lahat. And yung kuya ko is tinulungan ako sa pagluto and pag-prepare nito. So, thank you kay Kuya Rimer kasi tinulungan niya ako mag-prepare nito. And talaga namang supportado nila ako sa ginagawa ko. So ayun guys, mag-a-announce lang ako na huwag niyong i-skip and panoorin niyo hanggang dulo yung vlog kong ito dahil magbibigay ako at mamamahagi ako ng tatlong mananalo ng 50 pesos load giveaway para sa inyo yan, mga subscribers ko. Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi ko maaabot yung milestone na to. So, ayun guys, panoorin nyo and mag-enjoy at matakam kayo sa vlog natin ngayon. So, umpisa na natin yung kainan. Ipapakita ko muna sa inyo kung ano mga nakahain dito sa mesa natin. So, unahin ko tong Maruya. Ito yan guys. Maruya. So, binili ko lang siya dito malapit sa amin. So, nagkakalaga ng 12 pesos siguro yan. And, meron din akong ditong kikyam and cheese sting. Nakala ko na Dax yung pala juice. So, ito binili ko ito sa kaibigan ko, kay Ate Corita. So, ayun. And next is, meron tayo ditong palabok. Special palabok. So, nabili ko lang ito malapit sa amin. And, maraming nagtitinda sa amin ng mga hapunan. So next, and nandito din yung sausawa ng cheese stick and ito din yung sauce ng sakikyam and also meron din tayo dito, tatayo na lang ako guys kasi medyo malayo ako sa camera. Meron din tayong lumpiang sariwa na talaga namang nakakatakam dahil masarap yung nilalagay nila dito and also meron tayo ditong bread and cheese na palaman and then cheese and lastly meron tayo ditong mango and donut. So, hindi na mahalatang pinagandaan natin yung vlog natin ngayon. Pero ayan, habang kumakain tayo is, may mga nagtanong sa akin, may mga question akong nakakalap na sasagutin natin habang tayong kumakain. So, yung uunahin ko muna ng tikman is itong cheese steak. Nakala ko talaga ducks to, ba't laging juice? So, tingnan mo naman, yung tali yung cheese steak, ganito kalaki. So, ayan guys, papakita ko sa inyo. Ayan. Unang subo para sa inyo. In fairness, sasarap Ate Purita na itong cheese cake mo. Ito sa kaibigan ko to, college friend ko and classmate. Nagano siya, nagbebenta siya nito and sarap. Ang sarap. Ang sarap guys. So, hindi ko alam kung mauubos ko siya kasi sobrang dami and ako kasi mabilis ako mabusog. So, itatry natin na matikman siya lahat and masarap guys. Ayan na. Ito.
Ayan, habang kumakain tayo, umpisa na natin yung pagtatanong. Ang sarap. So, ngayon na rin naman ako nakakain ng cheesecake. First question. Sinulat ko lang sa papel. Ganun naman, nagkatulad akong hawak na cellphone. First question natin is, bakit mo naisipang, bakit naisipan mo maging vlogger? So, nung una talaga, the first time na nakita ko yung mga nagbablog is parang na-motivate ako, sabi ko sa sarili ko, parang gusto kong gawin tong bagay na to na, parang ano, so una kasi, nung unang pagbablog ko, last year, is chill-chill lang, parang wala lang sa akin, parang, ayun, kasayahan lang, and then, kung ikaw pala sa sarili mo, kung gusto mo talaga yung isang bagay, isang gusto mong ano, pagtatrabahuan mo siya. So ayun, para sa akin, ba't ako nag-vlogger is gusto ko maka-inspire ng ibang tao and gusto ko makapagpasaya ng mga tao na talaga naman lalo naman sa malalayo sa pamilya nila. So, and then sa pagbablog ko, kung makikita man nila yung vlog ko is mabibigyan ko sila ng kasiyahan para sa kanila sa sarili na para hindi sila malungkot. Kasi naka-receive ako ng message siya ganyan na nawawala yung kalungkutan niya sa tuwing nakikita niya yung vlog ko kasi parang feeling niya kasama yung pamilya niya. So, ayun, thank you so much sa mga taong nagsisend sa mga message na talagang na-appreciate ko, na-appreciate niya yung gawa ko. So, thank you so much, guys. So, next natin titikman is yung kikiyam. So, ilalagay natin dito siya. So, dapat talaga may barbecue tayo ngayon. Kaso, mga bandang alas stress pa sila. So, hindi na ako nakapag-antay. Baka kasi, gabi na tayo sa pagbablog. So, ayun, ito na lang. And madami naman na ito eh. Sapat naman na ito eh. Parang siya nang dumating siya sa buhay mo, sapat na. So, medyo madami ito. Hindi ko kaya ubuso siguro ito. Pero titikman na natin yan lahat. Ito para chili sauce to eh. Wala kasi akong nahanap na binili ko lang kasi yung kikiyam sa grocery store and siyempre wala kasamang sauce. So, yung sauce na lang dito sa bahay yung ginang to, which is good naman kasi masarap siya pag sinasaw-saw. Sobrang sarap guys oh. Teka man yun. Ang sarap niya. So, mukha mabubuli na ako ng sasya o wasin na ito. So next, tanong. Bakit po ganon? Normal lang ba sa isang tao na kahit di ka gusto ng tao gusto mo, di ka gusto ng taong gusto mo, hindi ka pa rin nag-give up? Katangahan po ba yun? Para sa akin, once na gusto mo yung isang tao, as long as hindi mo binibigay lahat, hindi ka nag-e-effort ng sobra-sobra, is hindi katangahan yun. Pero kung alam mo sobra-sobra na yung ginawa mo, pero wala siyang pake sa'yo, syempre, itigil mo na kasi ikaw lang masasaktan. Kung walang pakialam sa'yo yung tao, ba't mo pipilitan pa yung sarili mo sa kanya? Ganun lang kasimple yun. Kaya, dapat unahin muna natin mahalin yung sarili natin. What the fuck? Bongga. So, next taking man natin is, God, akong next ko titikman. Wait lang, lagay ko muna yung question dito. Ay! Yung next natin is itong palabo. So, titikman natin to. And ayan guys, kung nakikita nyo, may shrimp siya dyan, may hipon. And hindi ko alam kung paano ako baka matapon to. So, ayan guys. Ayan. Mayroon pa pala siya ditong kalamansi na di ko alam. So, nagugas naman kami guys ha. Hala, di pa siya na-open. So, ayan, medyo naging dugdot na po tayo. So, okay na yan. Ako hindi ako sobrang fan ng palabo, pero minsan nasasarapan ako. Ganun talaga pag gutom ka na. Lahat masarap na sa panlasa mo. So, tingnan mo natin siya. Lasang-lasa guys yung hipon. Ang sarap. Ang sarap niya guys. Balikan ko yung cheesecake. Yan. Gusto ko to.
has juice, masarap. Hindi pala lahat ng juice ng duck. Ano daw? Hindi pala lahat ng juice hindi masarap. So ito masarap to, guys. Home! Next question natin is, anong content pinaka gusto mo i-vlog? Ako talaga, yung pinaka gusto kong content na i-vlog is ako kasi sa sarili ko is mahilig talaga ako sa modeling. So gustong-gusto ko talaga yung pag-model. So baka naman, so mali mo ma-discover ako. And kung nakikita nyo sa Instagram post ko, Instagram account, oh, by the way, subscribe, eh, follow nyo ako sa Instagram account ko, so ilalagay ko na lang dito. So kung nakikita sa Instagram account ko, gustong-gusto kong modeling. So parang someday, baka mapag-isipan kong mag-turo lang sa modeling. Pero although hindi ako professional model, parang pangarap ko lang yun na sana may maka-discover sa akin one day na ano. Pero yun talaga yung sasabihin ko yung mga content, kung paano manamit, paano mag-post. So, kasi I really, really like modeling. And also, ganito yung ginagawa ko magpasaya sa inyo. And ito yung pinaka isa sa dahilan is makapagpasaya sa inyo sa maliit na bagay kahit dito lang sa pagbablogs. Next natin titikman is yung, ayan, parang nililipat kasi may ano dito guys eh. May electric pan sana kasi mainit. Itong lumpiang sariwa, masarap to guys kasi bumibili na kami nito. Isa lang pinagbilan ko nito tapos nung palabok. So guys, mukhang mabubusog na ako nung wala sa oras. Di pa natin natatapos yung pagmumukbang natin. So ayan guys, para sa inyo. And sa lahat ng lumpiang sariwa, ito talaga yung nagustuhan ko. Kasi hindi ako masyadong mahilig sa lumpiang sariwa. Hindi makita yung ba narin po tayo pagkain dito. So next natin is, mga madibdiban tong ano natin. Naku, hindi pa pala tayo nakapag-thumbnail. So ito, thumbnail ko na lang to. So, walang thumbnail. So ayan. Next question is, bunso. Kasi ako bunso sa amin eh. Pinsan ko tong nagtanong kay Ate Noralyn. Hello. Bunso, kailan niyo bibigyan ng apo mama at papa niyo? Ito yung pinaka-ano lang. Kasi yung mama at papa ko is senior citizen na sila. And Siyempre, pag tumatanda ka na gusto mo magkapo, kasi kami, magkakapatid, is priority muna na yung matulungan sila and makapag-focus kami sa career namin. And baka naman sa mga kuya ko ate, bigyan nyo na, papahuli na lang ako. So ayun, focus muna kami sa pagturo sa kanila kasi para masuklian namin lahat ng nakakatulong nila sa amin, sacrifices nila sa amin, pitong magkakapatid. So for now siguro, kung bibigay naman ni God yan para sa amin lahat, so why not? Pero next natin titikman is itong red. So ayan, kamay-kamay. So kamay na natin na wala ng arte. So lalagyan ka na cheese. And so kung napapansin nyo lahat, puro pang merienda yung ano natin. So ayan, bagay na bagay siya dahil maghahapon na. So ito yung mga perfect pang merienda na talaga namang tinatakilik natin bilis ng Philippines. Sino ang crush mo sa Mondrian? Yung Mondrian is yung province namin sa Masbate. So yung crush ko sa Mondrian, dati meron akong crush. Pero ngayon wala na akong crush kasi nandito yung crush ko sa Manila. Next! Second to the last question. Milk or coffee? Dati mahilig ako sa kape pero pinagbawal na sa akin simula nang naging acidic ako. So ngayon yung ininom ko na is milk or... Last question natin is, kung paulit-ulit na niya ako pinaikot at ngayon ay nakikipagbalikan siya, sa palagay mo, tatanggapin ko pa ba siya matapos niya akong lokohin? Sa mga bagay na ganyan, actually, syempre, hindi pa naman ako nagkakaroon ng relationship. Pero based sa observation ko, pag once na okay lang na magkamali yung isang partner mo,
isang beses, pero yung paulit-ulit ka nang niloloko, na parang kang bawala na siyang respeto sa'yo, hindi mo na kailangan balikan yung taong nanloko at nanakit sa'yo kasi tanda, lagi mo tandaan na dapat mong kailangan mo unahin mahalin yung sarili mo. Hindi naman masama magkamali, okay lang, kasi tao tayo, nagkakamali tayo, pero yung paulit-ulit na pagkakamali at panloloko sa'yo, hindi na tama yon. Kung ako sa'yo, wag mo nang babalikan. Kasi gagawin at gagawin niya ulit kung anong ginawa niya nung dati at gagawin niya rin to nung paulit-ulit sa'yo. Kala mo, ang daming alam sa love life. So ayun guys, thank you for sending the message sa akin. And ayun, oh, medyo kakain pa tayo dito. And ayun pala, magsa-shoutout muna pala ako sa mga tao, mga ka-YouTuber ko, and ayun mga kababayan ko to, and subscribe nyo sila guys, please please subscribe sa channel na, and support support tayo sa kanila. So, shout out si una muna, si Luisa Grace Bongat, kay Geraldine Bayo, Noriel Leakey, kay Ruel and Jax TV, kay Arian Alegre, kay Riz Leakey, kay Rex Sparago, kay Cyrus Galban, The Three Peace, Melrose Espinilla, and kay Jamil Hermo. So, guys, please, please subscribe to their channel. Yung pinaka-inihintay nyo sa lahat. So, ito na yung magiging mechanics ng tatlong mananalo ng 50 pesos load giveaway natin para sa inyo. So, i-give ako sa inyo kung ano-anong natulong nyo sa akin. So, first is, kailangan nyo mag-subscribe sa channel ko at i-click yung like button. Second is, i-share nyo to sa Facebook with the hashtag MarkMergaisMukbang. So, para mas magdadali natin siya matrace pag na-post nyo na. And lastly, bumalik ulit kayo dito and i-comment nyo yung FB or Facebook ninyo or account para mas mabilis ko kayong mahanap in case kayo yung mananap. Dito yung mga question and kakainin ko na. Oh my god, di pa na natin itong titikman, oh. Ayan. Minsan kasi, kahit nakikita mo na, hindi mo pa rin, ay kahit nasa tabi mo na, hindi mo pa rin nakikita. So, ayun guys, hanggang dito na yung vlog natin and I hope na natakam, natuwa, at napasaya ko na naman kayo sa panibago nating vlog. So, ayun guys, thank you for watching and see you on my next vlog. Thank you!